Good morning everyone, I'm Jackie Bautista. Welcome to my YouTube channel. Bali ngayon is boboto tayo sa Philippine Embassy dito sa Milan. Bali, start na po dito ng April 18 ngayon po. Pero dapat po supposed to be April 10 po ang start. Kaso sabi nila na delay daw ang dating ng balota dito sa Milan. So, bali kahapon nag-start na rin naman sa may Santo Stefano yung sa kung saan nagsisimba ang mga Pilipino, nag-start na po doon. Bali na andun na din naman ang ating pinuno sa Philippine Embassy, na andun po siya kahapon. So ngayon naman po sa mismong Philippine Embassy. So tara, samahan niyo ako para pakita ko sa inyo ang pagboto. Ciao! Kain bago bumoto. So, oh, yan po. Brioche pistachio and capuchin. From Cadorna po. Sumakay ako papuntang Lanza. Ipo yung Lanza. Sasakay ng tram 2. Papuntang Consulato. Philippine Embassy. So, boboto tayo para sa ating pag-unlad sa ating kinabukasan. Boto na ako. Yes. Boto tayo. Boto. A few moments later. Bali, sisil ko na ang aking balota. Tapos na ako. So, sisil na. Isinil ko na ang aking balota. Ihuhulog ko na sa ballot box. Okay? Ihuhulog ko na sa ballot box. Yan po ang kasalukuyang pila. Kanina mas mahaba pa po yan. Kaninang umaga. Kasi nagkakagulo. Hindi sila ganong organize ang kanilang ano dito sa pinaka-consulado. Pero tapos na po akong bumoto. Explain ko lang po. Bali, kasi may mga nagreklamo po na may tampered daw ang kanilang ballot box, ballot envelope. So, yung may tampered po yun, yung is yung ballot number. So, meron kasing may tampered at wala. So, yun naman po is hindi sinasadya. Bali, galing po yun sa Comelec sa Pilipinas. So, pagdating dito is ganun na po. Bali, wala naman pong apektado yun sa ating bobotohan, kumbaga. Yung kumbaga is yun yung number na yon is papuntang Milano at manggagaling ng Milano. Kumbaga, yung percent, kumbaga isa percent number, ganito. Itong percent number ito ay para sa Milan. Parang yun lang po ang sinasabi lang may daya o may tampered, pero hindi po yun. Na-misinterpret nyo lang po. Ang importante po doon yung envelope number saka yung nasa loob po ng envelope. So, sana hindi nyo po ma-misinterpret at in-explain naman po ni Consul yun kung bakit ganon. Sana po maunawaan nyo at sana para magkaroon na tayo ng maayos na botohan at hindi magulo. Yun lang. Bawal po kasi mag-video sa loob habang bumoboto kasi for privacy din naman. So, pero tapos na po. Madali lang po ang pagboto. Bali, hintay na lang natin ang resulta. Sana ang manalo is yun yung karapat dapat. Yan po ang harap ng Philippine Consulate. Mga botante. Waiting ng kanilang term pero ako po ay tapos na. Good luck sa inyo dyan. So, bali, inabot na po kami ng alas mag-alauna na. Kanina pa ako sa konsulato, ngayon lang natapos. So, kung sana abutan ka, nahanap ka ngayon ng kakainan kasi gutom na ako. Sana tong restauranteng Pilipino malapit sa konsulato is open. After tiring day in Botohan, kakain tayo ngayon sa Tukwot Baboy. Tara, kain tayo!
So, yun na nga. Bali, natapos na akong bumoto kanina. So, ang masasabi ko lang kanina, parang hindi nila napaghandaan kanina yung pagdagsa ng tao. Bali, may mga Pilipinong pumunta na lang doon nang without, hindi sila nakapag-email o hindi sila nakapaglista. Hindi porket ang pangalan nyo ay nasa voters list, existing yung name nyo doon na basta pupunta na lang kayo ng Philippine Embassy para bumoto. Kasi meron silang ipinose ang Philippine Embassy dito sa Milan, sa site nila, sa FB page, yung instruction na kung gusto nyong kunin ang yung personal na balota, mag-email kayo. May bali may in-specific silang email. Doon kayo mag-email kung saan nyo na instruction na dyan nyo kukunin sa kanila. Or kung hindi kayo nakapag-email o hindi nakapagpalista, isesend nila sa bahay nyo. E kaso paano pag yung dati nyong address at hindi kayo nakapag-adjorna, hindi nyo napalitan sa COMELEC na abiso na sa ganitong address na kayo nakatira, e paano po yun? So sayang naman po yung vote. So yung mga hindi, meron pong hindi nakaboto, yung mga hindi nakapag-email at hindi nakapagpalista, so tatawagan na lang daw sila, yun ang sabi. Pero sa lagay ko po, kasi April 4 pa lang po, nakapag-email na ako sa kanila, nakapag-abiso. Tapos kanina, nagkakagulo sa pila, kasi meron ngang mga Pilipinong nagpunta doon na hindi nagpalista, so nagkagulo-gulo na. So, meron pa yung iba na pagdating nila, diretso agad sa may pasukan, eh hindi nila alam na may pila pa sa likod. So, nagkagulo na ang first day na voting sa consulate. Pero yung sa Santo Estefano kahapon is okay naman. Dire-diretso siya, smooth sailing siya kahapon. So, dito lang nagkagulo. And then, yun nga, bali, meron yung mga nag-claim ng kanilang balota, pagka-claim nila, sa kanila inuwi. Yung naiuwi nila, boboto sila sa bahay, ang gagawin nila, ihuhulog sa posta or ibabalik uli sa Philippine Embassy para ihulog sa ballot box. Yun po kanina. So, sa lagay ko naman po, April 4 talagang nakapag-email na ako, so nakaboto agad ako. So, madali lang naman. Kumbaga. So, hindi nyo na, kahit hindi nyo na kailangan ng kodigo, basta alam nyo na sa isip nyo kung sino yung iboboto nyo, kasi i-shade nyo lang naman yun eh. At ang sabi kanina, kapag walang passport, is hindi makakaboto. Hindi po yun totoo. Meron din instruction. Passport or yung karta identita, either yun sa dalawa na dalhin nyo. Hindi yung porket wala kayong passport, hindi kayo makakaboto. Sabi nila, yung iba, walang sealed, yung sticker na pang sealed sa envelope bago ihulog. Meron pong kasong ganun. Yung sa akin, meron naman po. E kaso, yung iba wala, nagre-reklamo. E sabi naman po ng taga-COMELEC doon, bali, fault po yun ng COMELEC sa Philippines. Kumbaga sila, kung ano'y dumating, yun na yun. So, wala silang kaalam-alam doon. So, yun po. Yung kung sinong kandidato ang vote nyo. So, sana vote wisely po sa ating mga Pilipino. Alamin po natin kung sino po talaga ang karapat-dapat na mamuno ngayon sa ating bansa para na rin sa ating pag-unlad, saka ikabubuti na rin natin. At sana wala pong mangyaring dayaan sa election na to, kasi talagang mas maganda po ang peacefully na botohan. So sana manalo po dapat ang karapat-dapat, kung sino man po yung napili niyong president, vice president, senator. Tignan na lang po natin kung sino po ang maluluklok na sa sigaw ng taong bayan. Bali, sa nakikita naman po namin na nagkakaisa ngayon ang mga Pilipino. Alam nila kung sino yung hindi dapat at dapat. So, yun lang po. So, thanks for watching to my vlog. Stay safe everyone. And God bless. Don't forget to subscribe to my channel. Like and share.
Bye-bye, hanggang sa muli. Hope to see you soon again in my vlog. Bye-bye!